Vincent Acero Astrolobio. Vincent Acero Astrolabio versus Junto Nakatani para sa WBC World Bantamweight Championship. You must like and subscribe to Sontok Pilipinas, otherwise you're the loser. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Sontok Pilipinas. Ngayon July 20, Sabado ng gabi, gaganapin sa Ryogoku Kokugikan, Japan. Susubukan iuwi ni Vincent Acero Astrolabio ng WBC World Title ni Junto Nakatani. Ito na siguro ang pinakamatinding hamon para sa ating kababayan dahil isang halimaw ang makakaharap nito at undefeated Japanese champion. Halimaw kung ilarawan ng mga Pinoy fight fans ang makakalaban ni Acero, at para sa ilan ay napakaliit ng tsansa na ibinibigay ng mga ito para kay Acero. Maaaring mahirap at hindi biro ang haharapin ni Astrolabio. Ngunit para sa akin, eh walang imposible sa mundo ng boxing. Marami na tayong nasaksihan na mga heavy underdog. Ngunit sa uli, sila pa rin na nagwawagi. Kasama si Coach Nonoy Neri, binubuos ng 27 years old na si Vincent Astrolabio ang lahat para sa pangalawang pagsubok nito sa World Championship. Kahit pabor ang mga fight fans kay Nakatani, tiwala naman ang Team Astrolabio na may iuuwi nila ang titulo kahit pa sila ay heavy underdog sa laban na ito. Si Junto Nakatani ay kinikilalang number 2 best Japanese boxer. Siya ang kinikilalang pangalawa kay Naoya Inoue. At siya ay kasalukuyang number 10 sa The Ring Magazine pound for pound rankings. At mabilis nakuha ang mga world titles sa tatlong divisions sa loob lamang ng kulang-kulang 4 na taon. Kaya sapat na nga ba ang 100% na kondisyon ni Astrolabio at magawa kaya muli nito ang impresibong knockout win tulad ng makaharap nito ang experienced Thai fighter na kanyang huling nilabanan. Naniniwala ako na makakahanap ng butas si Acero para sa labang ito at makukuha ang world title tulad na nagawa ni Astrolabio nang matalo nito ang world class fighter na si Guillermo Rigondo at nakuha pang patumbahin ang veteranong ito. Both are watching each other. What to do? At hindi nalalayo ang katayuan ni Vincent Astrolabio na haharap sa isang mapanganib na kampiyon. Magugunit ang ganito rin ang nangyari kay Jandriel Casimero ilang taon na nakakalipas kontra noon kay Zulani Tete na pinapaboran ng lahat si Tete dahil sa ito ay ang pinakamapanganib na bantamweight noon. Oh, Casimero got it to pick his punches and he can't find the clean shot and he's it right here right now and finish it he has. Nanaig pa rin ang Pilipino kahit pa ito ay heavy underdog. Kaya sa Hulyo 20, dadagdag kaya si Vincent Astrolabio sa mga koleksyon na tinalo ni Nakatani. O maigagante ni Vincent Astrolabio ang mga Pinoy na nabiktima ni Nakatani. At matangay kaya ang WBC Bantamweight title at maiwagayway ang bandera ng Pilipinas sa Japan. Si Vincent Astrolabio alias Acero ay may edad na 27 years old. Isang orthodox fighter at may height na 5'5" at may reach na 65.5. Siya ay tubong General Santos City tulad ng ating pambansang Kamao. At may record na 19 wins, 4 na talo at 14 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Wagi si Vincent Astrolabio kontra sa Thai fighter na si Nawabon Kaikanka via TKO noong nakarang taon ng Agosto. Si Junto Nakatani, isang southpaw, may edad na 26 years old at may height na 5'7.5. Siya ang pambato ng Kanagawa Japan na may record na 27 wins, 8 talo, 20 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Wagi si Nakatani sa kanyang uling laban kontra kay Alejandro Santiago via TKO at dito nakuha ang WBC Bantamweight World Championship. Kaya ibigay natin ng 100% na suporta para sa ating kababayan na si Vincent Acero Astrolabio para samahan si Melvin Jerusalem na pangalawang world champion ng taong 2024. Huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa ating channel. Maraming salamat po.
ここで立つことができません。フィリピン国内なんかあっという間に中谷が倒しました。全く見えてない左のボディでしたね、中谷がまさにその左。Now, the WBC International Bantamweight Champion,